Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, nandito tayo ngayon sa park. So gusto ko lang i-share sa inyo ang ating good news na nag-harvest na tayo sa probinsya. Ayan, tingnan ninyo guys! Mga guys, gusto ko lang ikwento sa inyo ang buhay namin sa probinsya. Ayan, so nabubuhay kami, 10 kaming magkakapatid. Ayan yung aming lupain ng nanay ko. So yan ang ikinabubuhay namin, mag-harvest ng palayan. So every 3 months, napakahirap. Sobrang hirap ng buhay sa probinsya, but kinaya ng mga magulang ko. Nabubuhay kami ng ganun. Hindi lang naman na umasa yung mga magulang ko sa ganun lang, kasi yung nanay ko is nagtitinda din siya sa school. So gumagawa siya ng mga kakanin, lahat ng mga kung ano-anong kaya niyang gawin para hindi lang kami umasa sa isang pag-aani lang. So sobrang hirap, yung mga magulang ko nagtutulungan sila. Yung tatay ko naman is sobrang sipag, at saka yung tatay ko is lagi siyang magising ng maaga. Andoon siya sa bukid namin, kasi hindi lang yung palayan ang inaalagaan niya. Meron pa kami isang bukid rin sa nanay ko rin. Yun siya yung magha-harvest naman ng mga kupra, yung coconut harvest naman. So pag maani na yon, malaking pera din. But still hard work talaga. Sobrang hirap, kaya ako'y nandito sa Hong Kong. Kasi gusto kong iahon sila. Yung naawa ako na nakikita ko sila na ganun na lang ba habang buhay, na sa 10 naming magkakapatid, sobrang nakikita ko yung paghihirap nila, na sobrang yung bang pag nakikita ko yung kahit nasa likod lang sila, yung nasa likod ako, tapos yung magulang ko na sobrang nahihirapan na hindi madali ang buhay sa probinsya. Hindi madali ang buhay magsasaka. Alam ko yan guys, kasi bata pa lang ako. Gigisingin kami ng tatay namin para lang tulungan. Pupunta kami sa aming farm para manguha ng kuhol. Alam niyo yung anong kuhol yun? So yung buhay probinsya is sobrang hirap, pero wala kang magagawa dahil sa hirap ng inyong pamilya. Wala ka namang ibang maasahan kundi syempre mga magulang mo lang din, dahil sa mura mong edad wala ka naman talagang alam sa trabaho bilang isang magsasaka. So kagapay lang ako sa aking mga magulang hanggat sa nag-abroad ako, hanggat sa nandito ako sa Hong Kong. Ayan, so medyo naano na yung buhay ng mga magulang ko, medyo gumaana ng konti kasi natutulungan ko na sila. So yun na nga guys, gusto ko lang i-share sa inyo ang buhay ng mga magsasaka, ang buhay ng mga nagtatrabaho bilang isang magsasaka. Ayan guys, sobrang hirap talaga, as in. Nga guys, naalala ko yung sabi ng nanay ko noon na sana may anak siyang mag-abroad, kasi gusto na niyang matikman yung buhay na medyo nakaupo naman. Ayun, so yung sa pag-abroad ko guys, actually 24 years na ako sa abroad. So buong buhay ko yun talagang inaalay ko sa kanila, kasi yung pag-abroad ko is hindi lang naman para sa aking sarili kundi para din sa kanila, kasi nakikita mo yung hirap ng yung pamilya, ng yung nanay at tatay, na pangarap talaga nila na makakain ng masarap na pagkain, tapos hindi mo maibigay kasi wala naman kayo. So yung nakapag-abroad na ako, as in, makakain na sila ng masasarap na pagkain. Tapos yung mga magulang ko is ngayon is matanda na sila. Ayan, nakaupo na lang. Ganun lang buhay, di ba? So sana sa lahat ng mga OFW na kagaya ko is family first lang talaga tayo. Matik ang ating kwento sa ngayon. Share ko lang talaga sa inyo yung buhay ko, yung buhay namin na ganun kahirap. So sa lahat ng mga OFW dyan, saludo ako sa ating lahat.
So until here and see you next time. Bye-bye.